support to this video mga idol. Magluluto tayo ng tinulang manok. Native na tinulang manok. Napakasarap nito mga idol, pero bago ang lahat. Magbabalik na naman tayo ngayon mga idol para sa isang napakasarap na tinulang manok. Napakasarap ng tinula natin mga idol dahil ang manok natin ay buhay na buhay at native. Ito pa ay galing probinsya. Ngayon tatanggalan lang natin siya ng balahibo. Hindi na natin itinakita kung paano katayin. Ito na, malinis na siya. So ito lahat ng ating mga sangkap na ating gagamitin. Meron tayong papaya, malunggay, lemongrass, bawang, luya, sili at sibuyas. Ayan, dahon ng sibuyas. Pagkatapos, i-chop na natin siya ng maliliit. Tatanggalin lang natin yung part ng manok. Ito, napakasarap nito mga idol sa tinula o kahit anong luto, pero the best talaga tinula. Ito yung hinahalap-halap ng ating mga kababayan pag umuwi ng probinsya. Native na manok. Hindi talaga mawawala yan. Isa sa mga paborito nating mga Pilipino, native na manok, lalo na yung mga laking probinsya. Pag umuwi ng probinsya, hindi talaga mawawala. Maghahanap ka talaga ng native na manok. Pagkatapos nating i-chop, yan, ito na lahat, na-chop na natin. Kasama na yung papaya at yung manok. So ready to cook na siya mga idol. Ayan, kompleto na yung sahog natin. Ngayon, igigisa natin siya, konting mantika lang. Dahil ang igigisa natin ay yung bawang, luya at sibuyas. Hindi na natin siya igigisa ng madaming mantika dahil sinabawan or sinula ang luto natin. So gagawin lang natin golden brown yung bawang at saka yung luya. Maglalagay tayo ng sibuyas. Yung tatlong yan, yan yung igigisa natin. So yung sibuyas natin ay may dahon siya. Yung napakasarap nito. Yung dahon ng sibuyas. Medyo golden brown na. So haluan lang natin. So ganun po yung purpose ng pag-gisa natin. Yung iba nga hindi na ibinigisa eh. Diretso na. Ngayon ilalagay na natin yung manok natin. Ayan. So igigisa natin siya. Halu-haluin siya. Halu-haluin lang natin. Yung iba pag nagtinula ng manok, hindi na ginigisa yan. Pwede rin buo. Isang pirasong manok. Giginisan lang. Tatanggalan yung lamang loob. Tapos papakuluan lang ng tanglad, sibuyas o sili. Pwede na yun. Napakasarap na yun. So, ang ginawa natin ay ginisa natin. So, depende yan sa pagluluto. Ito yung karne natin. Medyo konti lang. Isang pirasong manok lang. Pero sabaw pa lang mga idol, sold ka na dyan. Iba talaga ang lasa pag native na manok. Ngayon naman, ilalagay natin yung tanglad natin o lemongrass. Pakukuluan natin siya ng tanglad. So maglalagay tayo ng tubig. So yung lemongrass natin ay bagong kitas. Green na green pa yung dahon. Kaya malasa yan mga idol. Napakabango ng sabaw niya. Ngayon tatakpan lang natin. Ngayon papakuloy natin siya. Ayan, kumulo na. Sunod naman natin ilalagay ay yung papaya natin. Papalambutin natin yung papaya. Ito yung the best sa tinulang native na manok, papaya. So magdadagdag pa tayo ng konting sabaw dyan para maraming sabaw. Palambutin lang natin yung papaya. Ngayon nilalagyan natin ng sili para maamahan naman ang kaunti. Nasa inyo kung gusto nyo yung maamahan. Maglalagay tayo ng sibuyas. Yan, ito yung sibuyas na may dahon. Tinanggal lang natin yung dahon. So dagdag lasa na rin sa ating tinulang manok. Papapaluin pa natin hanggang sa lumambot yung papaya. So magdadagdag pa tayo ng kaunting sabaw mamaya mga idol. Dahil pagka native na manok, ang madalas na uubos dyan yung sabaw. So kailangan madaming sabaw ilagay natin. Pupunoy natin yung kawali. So nakakagutom mga idol yung amoy ng sabaw, yung usok niya.
nakakagutom. Maglalagay tayo ng pamintang buo. Dagdag lasa na rin yan. Walang kawala ang sabaw nito, mga idol. Talagang pagpawisan ka. Maanghang na, masarap pa. So, sabaw pa lang, ulam na. So, medyo matigas pa yung papaya. Kailangan pa natin palambutin. Tatakpan lang natin. Nag-iba na yung kulay ng papaya, ibig sabihin malambot na yan. Ngayon maglalagay tayo ng sealing grain. Hindi natin siya ihinalo para hindi madurog. Hindi natin siya isinabay sa ibang sangkap. Papakuloyin pa natin. Ayan. So ngayon, yung nilalagay naman natin ay dahon ng sibuyas. Yan, isa rin to sa mga nagpapalasa ng ating sabaw. Dahon ng sibuyas. Yan, dabis yan sa tinulang manok, mga idol. Dahon ng sibuyas. So malambot na yung papaya at yung karne. So luto na yan, mga idol. Ngayon, ang huli nating ilalagay na sangkap, mga idol, ay dahon ng malunggay. Ito yung pinakahuling sangkap na kulang sa ating tinulang manok. Ayan. So, napakasarap talaga, mga idol, sa tinulang manok ay dahon ng malunggay. Pwede rin kayo maglagay ng dahon ng sili. Pero labis talaga dahon ng malunggay na kahit na anong kulo, hindi siya nadudurog. Yung dahon ng sili, pagka na-overcook siya, nadudurog siya. Ayan, mga idol, luto na. Ngayon maglalagay na tayo ng asin. Kunting asin lang. Ano sa inyong panglasa, kung anong patok sa inyong panglasa. Ihahalo lang natin sa sabaw para maging pantay yung lasa. Yung iba, pagka tinulang manok, ang nilalagay nila ay patis. Pero yung nilagay natin ay asin. Ngayon mag-a-add tayo ng seasoning. Nasa inyo kung anong gusto nyong seasoning. Pwedeng magic sarap, ginesa. So yung nilagay natin ay magic sarap. Magic sarap yung ilalagay natin. Kaunti lang, ihahalo natin sa sabaw. Halu-haluin lang natin hanggang sa matunaw. Ayan, luto na yung papaya, malambot na. So napakabango ng sabaw, mga idol. Nakakatakam, nakakagutom. Sabaw pa lang, ulam na. Ngayon titikman natin kung anong lasa nito. Kunting sabaw lang. Mainit pa. Ayun, mga idol, napakasarap. Ito yung bagay na ulam, mga idol, sa tag-ulan. Mainit na sabaw ng tinulang native na manok. Sabaw pa lang, mga idol, talagang pagpawisan ka kahit malamig ang panahon. Maanghang na, masarap pa. Ngayon isasalin lang natin siya sa ating mahiwagang mangkok. Ayan, mga idol, kanina lang ang kulang. At sana, mga idol, nagustuhan ninyo ang ating video sa araw na ito kung paano magkatay at magluto ng native na manok. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga sumusuporta po sa ating YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel na Urge TV, pa-subscribe na lang po. Maraming maraming salamat po hanggang sa susunod nating mga video. Abangan nyo po. At hanggang sa muli, maraming salamat po.